sa isang bansang katulad ng Pilipinas, kung saan mayaman ang lupa at sagana ang karagatan, may mga batang katulad ni Lexin na halos butot balat. Sa panahon ngayon, gaano ba kahalaga sa'yo ang 10 piso? Para kay Lourdes, ito ang araw-araw na nagdurugtong sa buhay ng kanyang anak. Bawat piso sa akin, mahalaga kasi mahirap kumita. Habang mayroon akong dyan na nakikitang piso, iniipon-ipon ko yan. Maupay! Ang 10 pisong barya kasi ang ipinambibili niya na 16 na gatas na ipinaiinom niya sa kanyang anak na si Lexin. Sa maniwala kayo't sa hindi, 10 taong gulang na siya. Pero butot balat. Dito sa Katarman, Northern Samar, nakatira ang mag-inang Lourdes at Lexin. Hindi pa rin makatayo at makalakad ang bata. Bumabakat na ang kanyang mga buto sa kanyang balat. Ang maninipis niyang binti, hindi na niya maiunat. Nakabaluktot din ang kanyang kanang paa. At naninigas ang mga braso. Halos isang dekada na raw itong nakaratay sa kanyang papag. Mahirap talaga yung anak mong nakikita ganyan na yung sitwasyon. Hirap daw si Lexin makalunok, kaya madalas pinaiinom na lang nila ito ng gatas. Naswertihan daw kung sila'y makabili. Kulang sa pagkain talaga kami. Bumibili ako ng biskwit, dinidikdik ko yan, tsaka nilalagyan ko ng mainit na tubig. Nakawa kasi ko sa kanya. Buto-buto na lang. Kung walang balat, siguro kagutay-gutay na. Nung araw na yon, pasado alas 11 na, pero hindi pa sila nag-aagahan. Hindi pa kasi umuuwi mula sa trabaho ang mister ni Lourdes na si Vic. Pantay natin pantayin. Masakit, baby. Diri na, diri. Pasensya na, walang pera si mama, walang pera si papa. Tsaga lang muna, ha? Minsan nga nakapagsalita ko sa Diyos na bakit ba ganito yung binigay mo sa akin, buhay. Minsan lang yung ako binigay ng isang anak na ganito, kahit na lang po sa pambili ng gatas, wala. Kahit pagligo, nahirapan talaga ako kasi nakakabaloktot lang yan. Hindi talaga siya masyado itagal sa tubig. Iiyak yan, yung pagtotbrush niya mahirap. Pag binubuhat ko po si Lexin, makulit, malikot, parang gusto niya ipababa siya. Anak ni Lourdes si Lexin sa una niyang asawa. Bata pa lang daw ito, may napansin na siya ritong kakaiba. Hanggang nung ito'y nagdalawang taon, bigla itong kinumbulsyon. Sabi ng nanay ko, huwag kang umiyak. Usapin mo lang kausapin yung anak mo sa painga. Sabi ko sa kanya, Lexin, magising ka, labanan mo. Pero lalo pa raw lumala ang kanyang kondisyon. Napansin ko, paglabas namin sa ospital, yung paa niya, hindi po dumadiretso ng matuwid. Di na siya nakakabangon. Tapos yung mata niya parang nasa taas na palagi yung paningin niya. Naghiwalay si Lourdes at ang tatay ni Lexin. Kalaunan, nakahanap din si Lourdes ng bagong katuwang sa buhay, si Vic. Nagkaroon sila ng dalawa pang anak. Yun nga lang, nahati ang atensyon niya. Kasi hindi ko na po siya naalagaan. Nahiya nga ako sa mga tao dito. Yung naririnig ko palagi sa kanila, yung bakit mo hindi inalagaan yung anak mo. Huwag mong pabayaan kasi buto-buto na lang daw yan. Napabaya kang ina. Sabi ko sa kanila, hindi lang nyo alam yung mga kalagayan ko kung ano.
Ito po yung aming bahay, nasira noong bagyong Tisoy. Yung mga damit namin, lahat basa. Wala na kami masuot. Lumapit po ako sa gobyerno, humingi ako ng tulong para kay Lexine. Pambili ko ng pangangailangan ni Lexine, vitamins, gatas, diaper. Nakatulong naman po, pero hindi po sapat. Pasado alauna na nung nakauwi si Vic. Ang 120 pesos niyang kita, binadget nila. Muna ako ang gatas sa sibugas. Maupay! Tamban pa, duwa na lang. Bumili ako ng 1 kilong bigas, 3 pirasong diaper, 3 pirasong gatas. Ang tuyo, pinagsaluhan nila. Gatas. Wala kit gatas, anak. Ate. Uhulog ka na. Yung asin, binibigyan ko yan kasi gusto niya. Gusto nga niya pa yung mainit na tubig para ilagay dyan daw. Sabi pa niya, mama, sarap. Ipinagtimpla na ni Lourdes ng gatas si Lexine. Ang isang sachet ng powdered milk, hinati pa niya. Dapat 4 scoop sana to. Kaso walang pera, walang pambili, dinadalawa lang ko lang muna. Hindi po, puro parang lasaw. Mas importante makadidi lang siya sa bawat may laman lang yung tiyan niya. Mahirap isipin nga yung anak mo, pinagtitipid mo sa 10 pesos lang. Isa lang yung naman yung kailangan ko ng mga anak ko. Makalakad lang, gumaling, tumaba siya, yun lang po. Ayon sa National Nutrition Survey noong 2015, 33.4%. Itong mga bata na short sa kanilang age, tinatawag natin ito na stunted. Meron din ginawang study ng UNICEF na 95 ng mga bata na mamatay araw-araw dahil sa malnutrisyon. Dito po sa Barangay Makaltas, nagbibigay po kami ng feeding program sa mga vitamin sa mga bata. Kasi po, bagong lipat lang sila dito, hindi pa sila naparehistro. Galing po sila ng Barangay Washington. Kailangan lang nila maparehistro dito para mabigyan sila ng sapat na serbisyo dito sa amin. Para mamonitor ang timbang ng bata, saka mabigyan sila ng sapat na tulong, lalong-lalo sa pagkain, saka sa vitamins. Mga 9 years na siguro, ngayon, hindi ko na naidadala yan sa ospital. Kasi po, wala po talaga kaming pera. Yung ipapamasahe po, dapat namin papuntang ospital, pinagbibili ko na lang po ng gatas. Kuya, paalala na lang. Sa araw na ito, si Lexine, makalipas ang 9 taon, saka palang matitignan ng doktor. Ang tawag daw sa kanyang kondisyon, marasmus malnutrition, kung saan ang timbang ng bata higit na mababa para sa kanyang edad. Kulang siya ng sugar content, carbohydrate sa katawan, kaya payat siya. Sa case ni Lexi, kailangan siyang gamutin kasi dahil sa kanyang malnutrisyon, hindi maganda yung kanyang immune system. Meron din daw itong pneumonia. Nangako ang ospital na sasagutin nila ang ilang laboratory tests ng bata. Sa cerebral palsy, kailangan siyang i-rehab para medyo magkaroon siya ng laman. Magalaw yung mga buto niya kasi matitigas na yung mga buto niya. Para mag-increase yung timbang niya, kailangan mabigyan siya ng tamang pagkain at sapat na number ng calories para tumaas yung timbang niya. Sa susunod na linggo, 11th birthday na ni Lexine. Happy birthday to you! May handog ang aming programang mga regalo sa kanya. Mga damit, kutsyon at gatas. Simula po nang ipinanganak siya, simula mag-birthday, walang nagbigay sa kanya ng ganito. Ngayon lang po. Salamat, salamat po sa inyong lahat. Siguro kung mawala yung anak ko, hindi ko talaga alam kung ano talaga yung gagawin ko.
Kasi sa akin po, ngayon, kahit ganyan po, kontento na ako, makita ko lang yung anak ko. Masaya na ako. Meron naman po kayong ginuntuang puso. Tulungan niyo lang po ako na may paggamot ko yung anak ko. Seryosong problema ng Pilipinas ang malnutrisyon ng mga bata. Nagpapahina ng kanilang mga katawan. Pumapatay ng kanilang mga pangarap. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.